Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hinabol ni Carlos ang bumaril kay Lynette. At ang abutan niya ito, tinanong niya kung sino ang nag-utos para barilin si Lynette. At sinabi naman na si Moira, ang mastermind. Kaya sinapak ni Carlos ang lalaki bago siya umalis. Sa kabilang banda, kinakausap ng polis si Lynette kung kilala ba nito ang bumalik sa kanya. At sinabi rin ni Lynette na nakita niya si Carlos at hinabol nito ang bumaril kay Lynette. Pag alis ng polis, kinausap ni Kitty si Lynette kung okay lang ba ito. Ngunit natakot si Lynette dahil baka may masama pang balak si Carlos sa kanya at ayaw pa siyang tantanan. Ngunit kinakabahan niya baka madami pa si Annalit at baka sa susunod ay hindi na siya suwertehin. Kaya talagang natatakot siya. Kaya sinabi ni Kitty na kailangan nilang mag-ingat at kailangan nila na proteksyon. Sa kabilang banda, kinakausap ni Gising at ni RJ ang abogado tungkol sa dismissal ni Moira na pinagtataka nila kung paano nangyari na kalaya si Moira kahit wala itong pera. Kaya iniisip nila na baka may tumutulong kay Moira. Habang nag-iisip sila na paraan paano mapabalik si Moira, bigla may tumawag sa telepono ni Justin. At hindi nakarehistro ang number nito. Kaya nagpaalam si Justin na magre-restro muna siya at nagsagutin niya na ang kanyang cellphone na sa kabilang linya nito si Moira. At agad tinanong ni Justin kung anong kailangan ni Moira sa kanya. Sinabi agad ni Moira na may ipag-uutos siya rito. Sinabi naman ni Justin na kung makautos si Moira ay akala nito ay pag-aari siya nito. Kaya sinabot siya ni Moira na hindi ba totoo na hawak niya sa leeg ang magama? At kung hindi niya susundin ang mga sinasabi ni Moira, ibubulgar niya ang sikreto ng mag-ama. Kaya iniutos ni Moira na kunin ang cellphone ni Giselle. At tuluyan na magpaalam si Moira. Si Justin naman ay bumalik na sa kwarto at sinabi nito na magpahinga na ang kanyang mami Giselle at siya na ang bahalang magbalik ng mga gamit nito sa office ni Giselle. Sa kabilang banda, kinausap ni Anna rin si Zoe kung busy ito dahil gusto niya magpasama para maghanap ng mga bagong gamit sa bagong opisina ng kanyang tatay. Ngunit may ibang lakad si Zoe. At dahil nag-aayos si Zoe, biniro siya ni Annalyn na ito ay makikipag-date. At tama nga si Annalyn. Sinabi ni Annalyn na gusto niyang makilala pa-date ni Zoe. Ngunit sinabi ni Zoe na mahiyain ang kanyang pa-date. At tuluyan na magpaalam si Zoe. Ulo manap life na si Zoe. Hanggang dito na lang muna. Kung nagustuhan mo ang aking pagkakwento, huwag mo naman kalimutan i-subscribe, i-like, at i-press mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploaded na video. Thank you and God bless!